Hello mga Sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong Sangkay na sa Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas o sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo. No? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Ruel and Rachel. Sa Team Rochelle, Trusa Family, Team Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, at sa lahat ng aking mga sponsors, sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw na ito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa live kahapon ni Kuya Val, no? Patungkol ito sa pinag-pray over ni ano? natatawa ko. Sa mga pinag-pray over ni ano, ni Brother Paas, no? Meron akong video clips na papapanood sa inyo after natin na mapanood. Nagbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga Sangkay, panoorin natin. Pinag-pray over po mga Kalingap yung ating Karaba, Chairman of Intercessor Committee, headed by Brother Paas. Kalingap Intercessor, Chairman, Brother Paas. Yan. Tagatabuga ng Bad Spirit. Bakit po nandyan po sila, itong sila Teacher M at si Kalingap Maymay? Makaisipin nyo, binubuli ko kayo di po. Hindi ako nang bubuli sa inyo. Kasi mga Kalingap, mga kaibigan, lahat po ng mga lumulundag, nag-lift the group, lahat po niyan, no? Lahat po sila ay may mga sapi. May mga sapi po yan, mga kaibigan. Lahat ng nag-lift the group, may mga sapi po yan. Eh, nag-lift the group sila. Si Maymay, si Teacher N, nag-lift the group. Ikaw ang gumawa ng group chat. Ano? Gumawa ka ng group chat, tapos mag-lift the group kayo. Anong tawag doon? Kasi kala po, yung mga nag-lift the group, may mga sapi yan. May mga bad spirit. Tapos babalik. Yan ang ibig sabihin doon. Kaya nga po natin pinag-pre-over sa ating pong Kalingap Intercessor Committee, headed by Brother Paas, lahat po ni mga sapi. O, ano nangyari sa kanila? Di ba lang si Balikan, nag-in the group uli. At saka nagbait-bait pati. Nagbait na ano. Wala lang isyo. Si Maramara, after na ma-pre-over, mabait na. Napansin niyo po? Si Teacher N, mabait na rin. At saka si Kalingap Maymay. Oh. Kasi nga po sa ating Committee of Intercessor, kapag mayroon po mga sinapian ng masamang espiritu, naingkanto, mga tampuhin, paraaway, eh nakasubmit dyan sa Committee of Intercessor para ipag-pre-over ni Brother Paas. So ngayon po, ay okay na lahat. Wala nang sanib, wala nang sapi. Mabait na lahat, ano, di ba? Mabait na po si Maramara 77, pero may konti pa po. At nagpaalam po sa atin, papunta ng ano daw po siya ng Paniki, Tarlac, at doon mag-i-scout. Sabi ko, baka huntingin ito si Ballpoint Man.
Para Mara! Tama na yan. Kasi baka gawin sa ini ballpoint mag, prituhin ka sa kawali. Lalo ka magagalit. Siyan mga sangkay, kaya tinapanood na yung video clips na aking kinuha. Ito yung mula doon sa live kahapon ni Kuya Val. May bagong community na naman si Kuya Val. Intercessor, si Chairman C. Brother Paas. Pero wag ka, mabait yan si Brother Paas. No, sa lahat na sa tuwing makikita kami ni Brother Paas, talagang lagi akong pinagpipray over niya. No, pag nakikita, mabait yan si Brother Paas. So dito nga tayo, dako tayo dito sa ano, no? Sabi nga ni Kuya Val, lahat ng mga tumatalon may mga sapi. Sinapian daw yung mga tumalon na to. Yung lalo na ipinag-pray over daw ni Brother Paz, yung Karaba, yung Kalingap, Balitaan, ang Radyo Balitaan, no? Yung Karaba na alam natin na yung mga nandiyan dyan, si Teacher N, si Maymay at saka si Mara Mara. Nadagdag na ito si Mara Mara kasi dati dalawa lang talaga yan sila. So ngayon nung nagkaroon ng Karaba, naging tatlo sila. So yun yung ito yung naging ano dito ni Kuya Val, no? Kasi nung nagkaroon ng issue dahil nga sa pag-announce nila ng mga tatanggalin sa Kalingap, naging mainit talaga itong tatlong ito. So tapos binatiko sila ng mga viewers and then may mga reactors na talagang mga bumatiko sa kanila. Biglang nagtalunan. Iniwanan bigla si Kuya Val doon sa GC. Anyare? Kaya sabi ni Kuya Val, mga sinapian kaya nagsipagtalunan doon sa GC. Sabi nga ni Kuya Val, si Mara Mara may konti pa sa ngayon. Hindi pa naalis yung buo, yung buong sapin ni Mara Mara. Pansin ko talaga dito kay Mara Mara, no? Sobrang niyang dinibdib, sobrang niyang in-acknowledge, no? Nung sinabi ni Kuya Val na supervisor siya, sobrang niya talagang pinanghawakan yung salitang yun. Pero ang pagkakaalam ko talaga, parang biniro lang siya ni Kuya Val dahil nga dito kay Mara Mara na patalon-talon, palipat-lipat ng mga landing pads, walang nakakasundo kahit sa ano, kahit sa lighthouse. Kaya sinabi ni Kuya Val yun na gawing supervisor na lang kasi nga palipat-lipat siya, walang nakakasundo, no? Tapos napansin ko talaga mula noon nung in-announce ni Kuya Val na biniro siya ng supervisor, pinanghawakan niya talaga at naging matapang, no? Sobrang pinanindigan niya at ang kanyang pagiging matapang ipinakita niya. Pero dapat hindi, no? Kasi hindi ka pa sigurado kung si Kuya Val ay nagbibiro o hindi. Meron tayong reaction bukas na gagawin. Ito yung patungkol naman sa live kanina ni Kuya Val na bagong position ni Mara Mara. Masayang reaction video to bukas. Abangan ninyo. Yung gagawin kong reaction video patungkol sa bagong position ni Mara Mara. Kaya minsan, no, huwag natin pakakadibdibin kasi si Kuya Val mapagbiro yan, no, mapagbiro. Pag ikaw kagaya niya na sobrang mong pinaninindigan yung pagiging, yung posisyon na pinanghawakan mo, nagtatapang-tapangan, naku, huwag ka, lalapain ka dito. Baka hindi mo makayanan, no. Kaya nga sabi ni Kuya Val, sinabi dito ni Kuya Val, Mara-mara, tama na. Di ba? Kasi may konti pa raw dito na nasapi si Mara Mara. So dapat Mara Mara, yung mga sinasabi ni Kuya Val, i-analyze mo. Analyze mo yung mga sinasabi ni Kuya Val, ano nga ba kung ito'y makatotohanan o hindi. Kagaya niyan ngayon, sinaway ka na. Kasi nakikita ko patuloy at patuloy pa rin yung pagiging matapang dito ni Mara Mara, no? Yung kagaya mayroon siyang post sa community niya na sinabi niya na meron daw siyang reactors na balahura. Meron daw siyang tatanggalin na reactors na balahura at hinamong pa niya ng suntukan. Di ba? Kaya kasi naway na siya dito ni Kuya Val. Yung pagiging matapang idaan, no? Sa tamang lugar. No? Yung pagiging ganun. Kasi hindi ka walang powerful dito. Walang may
walang merong may hawak, makamal na, kamay na bakal dito na may hawak, kundi si Kuya Val lamang dito sa Kalingap. No, dito nga, ito balik tayo dito sa mga may sapi. Yun nga, tapos ngayon daw, sabi ni Kuya Val, nagtalunan ito, itong sina Kalingap, Maymay, at saka sina Teacher N, tapos ngayon biglang bumalik sa GC. So ito yung ano dito ni in point dito ni Kuya Val na kung tatalon ka na rin lang naman, huwag nang babalik kasi kagaya niyan. Di ba nakakahiya pag kaganyan natatalon tapos biglang babalik? Anong tawag doon? Wala kang ano paninindigan tawag doon. Pag ako tumalon ako, hindi na ako babalik pa muli. Bakit nga ba sila bumalik ulit? Dahil ba sa na-pray over sila ni Brother Paas, nawala yung kanilang sapi, kaya bumalik muli. Pero yung tinatawag natin na yung isang salita, di ba? Yung palabra de honor, nasaan doon? So mawawala sa iyo, sa inyo, pagka ganyan na hindi nyo pinaninindigan ang inyong mga ginagawa. Kaya dapat talaga dito, no, sa Kalingap, tayo na mga nandito sa Kalingap, magkaroon tayo ng palabra de honor, magkaroon tayo ng isang salita. Kasi once na hindi mo pinanindigan yung isang salita mo, mawawala. Mawawala yung pinag-ingatan mong pangalan dito sa Kalingap. So ito lang yung aking reaction patungkol dito, no. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kaysang kailan subscribe nyo na po ako, click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mga kinaroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.